So, kumusta na mga kabayan? Welcome back to my channel. Ito nga po ulit si Chongken. At ngayong araw na to, pag-uusapan natin ay update regarding sa pangyayari ngayong 24 hours na nakalipas dito sa loob ng Saudi Arabia. At mag-update lang din po ako sa mga tao na merong virus sa Pilipinas. Kaya po, umangat na naman ang bilang ng mga tao na merong virus dito sa loob ng Saudi Arabia. Ngayon ay nasa 2,795 na po sila. At ang mga tao na gumaling ay nasa 615 at umangat din ang mga tao na nasawi na ngayon ay nasa 41. At mag-update din tayo sa Pilipinas, ang bilang po ng tao na mayroong COVID-19 sa Pilipinas ay nasa 3,764 na at ang mga tao na nakarecover ay nasa 84 at ang mga tao na nasawi ay nasa 177. Well, pinapayuhan pa rin po ang mga kababayan natin na mag-ingat po, lalong-lalo na sa Pilipinas kasi po napakabilis po ng pag-spread out dyan. Ingat lang tayo at palagi po maghugas ng kamay. Kung wala namang gagawin sa labas, mag-stay na lang po kayo sa loob. At ayun po, pagdasal natin na mawala itong ating kinakaharap na virus. At madako naman tayo sa ibang mga pangyayari ngayon dito sa loob ng Saudi Arabia. Nagpatupad po ng extended 24-hour curfew time sa ilang lugar dito po sa loob ng Saudi Arabia. At ito ang mga lugar ng Riyadh, Tabuk, Dammam, Dharan, Hufuf, at Jeddah, Taif, Katif, at Al-Kubar. So, yung mga tao po dyan sa aking nabanggit na mga lugar, alam ko ang tanong nyo is kung pwede bang makalabas. Opo, pwede po tayong lumabas dun sa mga lugar na aking nabanggit. Binigyan po ng oras ang paglabas ng mga residente sa kanilang mga bahay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pupwede nyo lang pumuntahan ay ang mga grocery store at ang mga pharmacy. So, kung kayo ay wala ng stock sa inyong bahay, pwede po kayong lumabas from 6 a.m. to 3 p.m. Gayun din po, bawal po ang pag-exit at pag-entry sa mga lugar na aking nabanggit. Meaning po, naka-lock po ito. Then, ang mga sasakyan po, inyong mga private car, ay pwede lang pong mag-ikot hanggang dun sa residential area nyo lang. So, meaning bawal na kayong pumunta sa iba pang mga lugar. Bawal yung mga extracurricular activities na pwedeng mag-cause ng mga meeting ng mga tao. At kung wala naman po kayong gagawin sa labas, pwede mag-stay na lang kayo sa loob ng bahay para hindi na rin kayo makakuha ng kung ano mong mga germs at virus sa labas. Kung bibili naman po kayo sa labas, magbaon po kayo ng alcohol or hand sanitizer para naman pag uwi nyo ng bahay nyo, may disinfect nyo rin yung inyong mga kamay. At gayon din, i-disinfect nyo rin po yung mga gamit ninyo na sinuot galing sa labas para malinis kayong papasok sa loob ng bahay. Yan. So ayun po yung ating update regarding ngayong araw na to dito sa loob ng Saudi Arabia. And I hope na okay kayo palagi. Ito nga po ulit si Chongken. Ingat po palagi mga kabayan at kita-kits tayo ulit sa susunod ng mga vlog.